So ayun guys, na-detect na ng laptop natin yung mga wireless connection. So okay na, na-troubleshoot na natin yung mga ganung problema. Subscribe now to TechShare Basic Tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer. And learn other tutorials related to ICT. Content creator, Ryan Fernandez Bursa. Hello guys! Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer at nag-upload din ako dito ng mga tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pasubscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga latest na mga video yung i-upload ko. Ayan guys, bali ituturo ko ngayon sa inyo kung paano natin i-troubleshoot kapag yung laptop natin na ang operating system ay Windows 7, hindi tayo makakonect sa internet or no network connection yung lumalabas kapag dito. Ayan siya, yan. Not connected, pero may internet naman ako, may PLDT naman dito, pero ay hindi niya na detect. So ano yung gagawin natin dyan? Ang una nating troubleshoot na gagawin guys ay i-click natin ito. Kasi hindi talaga siya makakonek eh. I-click natin, di ba? Ayan siya. No connections are available. Pero may internet naman ako dito. Pero itong LAN cable naman gumagana. Tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo. Ilalagay ko ito ha. So ayan, wait lang ninyo. Nagkaroon na siya ng internet. Ayan siya, sa ilalim. O, may internet na. Ibig sabihin, yung wifi, yung hindi gumagana, yung wireless. So, kapag LAN cable, gumagana naman siya. So, ang ito troubleshoot natin ngayon ay yung wireless. O, tatanggalin ko na ito. Then, yan, mamaya ituturo ko rin sa inyo kapag hindi rin ito gumagana. So ito mapansin niyo wala nang connection, dapat may connection. Pero right click natin 'yan, then troubleshoot problems. Click natin. Ayan. Itong pipiliin natin, check to see if the problem is fixed. Pagka-click natin 'yan, kapag na-fix niya, pag troubleshoot natin diyan sa software, automatic i-fix niya ito. Ayan. Automatic. Kapag na-troubleshoot na natin yan, makikita natin dito kung anong problema. Sabi dito ay, problems found, ito yung the wireless network connection adapter is disabled. So, i-close natin yan. Paano ngayon puntahan yung wireless network connection adapter? So, close natin yan. Punta tayo dito. I-right click natin yan, then open network and sharing center. Then, dito, change adapter settings. Pagka-click natin yan, ito guys, oh. Ito yung wireless network connection. I-right click natin yan, then i-enable natin. Yan. So, observe ninyo guys kung may ma-detect na siya. Na. O, ayun siya. O. Close natin to ha. Ito siya guys. O, may na-detect na siya. I-click natin yan. O, ayun. Na-click niya na yung mga wireless connection. O, ito yung connection ko, yung receiving virus 1 at saka 2. Pinangalan ko lang yan guys ha. So, ayun. Ang susunod na troubleshoot na pwede nating magawa kapag naka-enable naman yung network adapter niya, ang pupuntahan natin ay yung keyboard natin. Ayan sa screen. Baka naka-disable yan. Ilalagay ko sa screen. Ayan, pindutin ninyo yan para ma-enable. Baka hindi ninyo napansin na napindot ninyo yan. Kapag napindot ninyo yan, automatic yung wireless connection ninyo ay ma-disable. Kung wala namang ganyan sa mga keyboard ninyo, hanapin ninyo yung paligid ng laptop ninyo. May makikita kayong button doon. Katulad nyan, ilalagay ko na rin sa screen. Baka accidentally na na-off. O baka may mga batang na paglaruan na-off yan. Tulad nito. Tulad nito guys. O yan. Yan. Medyo madilim. Pipicturean ko na lang, then ipapakita ko sa screen. Tulad nyan. I-on ninyo yan. Pag i-on ninyo yan, automatic ay magkakaroon kayo ng internet. So, ito may connection na siya. Itatry ko i-disable dito sa laptop yung button doon ng wireless connection. Yan, ito siya. Medyo madilim. Wala kasi akong ilaw. So, i-off ko ha. Kung mapapansin ninyo dito, may na-detect na siya. Ayan o.
I-click natin, ay ano, may mga internet na siya na na-detect. So, i-off ko ito, yung button na to. Yan. Naka-off na siya. Kung wala kayong ganyan na sa keyboard, ah. So, ayun, pansinin ninyo. Ayan, oh. Not connected, no connections are available. Kahit i-click ko yan, walang connection siya. Kasi na-i-disable natin yung wireless connection. Ayan siya. So, ang gagawin natin, i-on uli natin. Yan. Umilaw na siya. So, ayun na siya. Lumabas na uli. Ayan lang yun siya, guys. Yung ibang troubleshoot na pwede natin gawin dyan. So, halimbawa, sa LAN cable naman, yung problema. Ganun lang rin, guys, kapag sa LAN cable. I-check ninyo. Ito, ra-right click ninyo. Then, open network and sharing center. Punta kayo dito sa change adapter setting. Ito yung local area connection. I-enable lang ninyo yan. Kasi kung naka-disable yan, ayan, disable natin, try natin. O, ayan siya. Wala na. Kahit lagyan natin yung LAN cable. Ayan siya, guys. Oh, nailagay na natin yung LAN cable. Pero, dito ay hindi nag-automatic. Dapat mag-automatic yan siya na makukunikan. Kahit hindi natin ilagay, ito wireless kasi ni. Pag LAN cable, automatic, mayroon na dapat yan, di ba? O wala siya. Gagawin lang natin dito ay, enable natin, right click then enable. So, ayun, automatic yan siya, magkakaroon ng internet. Hintayin lang, oh, ayun siya guys, may internet na. So, ayun lang yung mga basic troubleshoot na pwede nating magawa. So, ayun na siya guys. Nade-detect niya na yung mga wireless connection. So, okay na guys. Nasolve na natin yung problema sa mga ganong issue. Subscribe now to TechShare Basic Tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer. And learn other tutorials related to ICT. Content creator, Ryan Fernandez Bursa. Subscribe now to TechShare Basic Tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer. And learn other tutorials related to ICT. Content creator, Ryan Fernandez Bursa.